ano po yung ating mga pangangailangan, pwede po palang hingin sa pamamagitan ng panalangin. Iba ba, meron tayong mga pangangailangan personal, meron tayong pangangailangan para sa mga family natin, isang kahit yung mga pamipamilya natin, malalayo na, pero higit sa lahat na ating ginagawa, pinapanalangin natin sila ang ibuwas. Higit sa lahat na ating ginagawa, pinapag-pray natin sa Panginoon. Hindi lamang yung ating personal na pamumuhay, pinapanalangin din natin yung ating mga mahal sa buhay. Kahit nga hindi natin kaano-ano kung magkaminsan, kinakailangan natin ipag-pray eh. Kagaya nung ginawa ng mga ISIS sa France, di ba? Eh, ang daming namatay nun. No? Tapos at the same time, inako nila yung pagbagsak ng aeroplano ng Russia. Sila rin pala ang nagpabagsak nun. Ng mga ISIS, mga terorista. So sabi nga, yung kasamaan ay nagaganap sa mundo. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi lang sarili natin pinapag-pray natin. Hindi lang yung family natin pinapag-pray natin, pati ibang tao pinapag-pray din natin na yung mga kasamaang yan hindi nagpapatuloy. Sipin mo isang aeroplano ng Russia pa sa bumi, sipin mo yun. Daming tao noon, tapos sa isang football eh, karina eh, nanonood pa yung presidente eh, may mga nagpasabog. Sipin mo yun, tapos eh, sa isang concert, bagamat rock concert yun, no? Pero pinapatronize ng marami yun, pinasabog. Daming taong nangamatay. So, ibig sabihin, hindi na pinapag-pray natin yung sarili natin, yung pamilya natin, pati ibang tao, pinapag-pray din natin. Upat, upang sa ganoon, kumilos ang Panginoon. Ngayon, merong magandang sinabi rito ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, manampalataya kayo. Ibig sabihin, sa bawat prayer natin, kailangan andoon yung pananampalataya natin. Na ang Panginoon sa ating pananampalataya, sinasagot tayo ng Panginoong Diyos. Yan. Naalala ko nga yung isang nanalangin. Matapos siyang manalangin, ay sabi niyang ganoon eh, Lord, marami pa akong pangangailangan. Marami pa akong babayaran. Sabi niya. Marami pa akong dapat nabilihin. Tapos, nagpasalamat na siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, marami pong salamat, pinugunan nila ako. Tapos maya-maya sabi niya, matapos na mag-pray, kanino kaya ako makakautang? So, ibig sabihin, yung prayer niya, nawala ng kabuluhan. Kasi hindi niya inisip yung kaparaanan ng Lord para matugunan yung mga pangangailangan niya. Nakaprogram na sa isip niya na after na nga paghingi niya, eh, mamumutang siya. So, hindi naman masama mamutang actually. At ang sabi nga ng Biblia, pag may namumutang sa atin, at kung kaya na nga natin ibigay, ibigay mo na, sabi ng Panginoon. Kaya lang yung laging namumutang na hindi na nagbabayaran. Yun ang mahirap. Yun ang sinasabi ng Biblia. At saka pag nasasanay na tayo sa pangungutang, yun naman ang hindi nagiging maganda. Pero pag yung mangutang, eh, okay lang yun. Kasi once in a while, nagkakaroon tayo ng kalipitan. Pero natural lang yun. Natural lang yun. Yung mga bagay na yun. Pero ang ibig sabihin, once na tayo ay nag-pray, dapat nandoon na yung ating pananampalataya. Pag meron tayong pinag-pray, kahit na ano, Lord, meron ba akong karamdaman, gusto kong gumaling. So magpasalamat na tayo sa Diyos, tatanggapin na natin yung pagalingan. Ang sabi ng Biblia, magpapasalamat tayo sa Diyos after ng prayer natin. Yan. Hindi yung pag nakita mo na yung result, saka ka magpapasalamat sa Lord, hindi. Hindi. Kahit na wala pa yung resulta, magpasalamat ka na kay Lord. Ang ibig sabihin doon ay pananampalataya. Pananampalataya ang ibig sabihin. Kagaya ng langit. May nakakita na po ba ng langit? Wala pa, di ba? Pero ayaw pa natin pumunta ng langit. Ano po? Wala na po kung kumain dahil na ulam. Opo. So gusto pa natin na manatili pa sa mundo ibabaw na ito, marami tayong kadahilanan. Ngayon po, pero alam natin merong langit. Kaya natin alam na merong langit kasi bunga ng ating pananampalataya. Yung pananampalatayang ito, ang meron tayo na ating pinangahawakan na meron talagang langit, bagamat hindi pa natin nakita. Iba yung pandama, iba yung panlasa, pangamoy, pakinig,
no? Pangkita, iba lahat yan eh. Pero yung pananampalataya is ano yun, beyond the five senses, no? Hindi kasama yan sa five senses natin eh. So yung pananampalataya, bagamat hindi mo nakikita, hindi mo naririnig, hindi mo naaamoy, hindi mo nadadama, hindi mo nalalasahan, no? Pero naniniwala ho tayo at yun yung langit na ating pinanampalatayanan na pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, ipapasok tayo ng langit. Actually, isa sa talagang bili ng Diyos sa amagitan ni Moses sa Awit 90 verse 12. No? Alalahanin mo na ang buhay sa mundong ibabaw na ito ay may hangganan. Kaya isip-isipin mo yan. Kasi maraming tao na bubuhay, akala nila walang hangganan ang buhay sa mundong ibabaw nito. Pero alam natin, ang buhay sa mundong ibabaw na ito ay may hangganan. Kaya ang sabi ng Biblia, alalahanin mo yun. Kaya nais natin, pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, papasok tayo ng langit. Amin po ba? Pero matagal pa yon. Matagal pa bago tayo pupunta ng langit. At humihingi pa tayo sa Lord ng mahaba pang buhay, ng extension pa. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na binibigyan pa tayo ng extension ng Panginoon. Opo. Yung iba, 30 years old lang, nawawala na eh. No? 40 years old lang, nawawala na. Pero tayo, salamat sa Panginoon. Ginagandahan pa ng Lord yung ating buhay para tayo ma-enjoy pa natin. Ilan taon na po kayo? 63 na po. 63 na. Yung mga ilang years pa gusto ninyo, 63 pa ulit. Marami pa pong taon. Ano marami po. Para magabay po yung mga po. Yun. Totoo yun. Totoo yun. Actually, yung mga nanay, yung mga lolo at lola, sometimes hindi na pang sarili ang iniisip eh. Para sa mga ma at mga apo. Totoo po yun. Actually, yung nanay ko, nung siya po'y nawala, siguro 82 years old na siya. Talagang, ang talagang higit niyang pinapahalagahan yung mga apo niya eh. Opo, talaga apo lang. Yung apo niya talaga. Iniisip niya yung kalagayan ng apo niya. Sabi namin na, nanay, huwag mo kayong mag-alala. Pero hindi naman namin gustong pumanaw na siya at the age of 82. Kaya lang, binibigyan sa amin namin siya ng assurance. Huwag po kayong mag-alala. Sabi namin sa kanya, okay po yung apo ninyo. Tapos pangalawa, yung isang apo niya, hinawakan niya, sabi niya, magbago ka na. Sabi niya na magbago ka na. Sabi niya, opo, opo. Eh, nagbago na naman yung apo niya, kaya lang medyo natagalan. Nakagalan din yung pagbabago. Pero yung huling habilin sa kanya ng lola niya, ay natatupad naman po. Natupad naman po. Kaya po yung ating mga kahilingang panalangin, ano man yun, mahabang buhay, kalusugan, para sa ating pamilya, sa ating mga anak, mga ina po, lahat po ng ito ay ipagpasalamat na po natin sapagkat ang sabi ng Biblia, dininig na po ito ng Panginoon. Dininig na. Masa tayo ay nag-pray, thank you Lord, answered prayer na ito. Kung ano man yung karamdaman natin, thank you Lord, answered prayer na ito. Kahit malayo pa yung ating mga mahal sa buhay, answered prayer na ito. Ako nga po yung nagpapasalamat kasi narinig ko yung testimony ni Mami Linda kahapon, no, sa crusade. Nagkaroon tayo ng crusade sa Caballero, maraming dumalo, maraming pinagaling ng Panginoon. At naalala ko nga yung isang babae roon, sabi niya, hindi ho ako nakakaupo. Sabi niya, bakit hindi po kayo nakakaupo? Kasi masakit yung ganito ko. Sabi ko, gaano na po katagal yan? Matagal na lang. Pero after po ng pastoral prayer, nakakaupo na siya. Sabi niya, nakakaupo na ako. Hanggang doon po sa upuan niya, kinakalabit niya yung, hindi ko alam kung, kapatid niya po. Kapatid niya. Talagang dinidemonstrate niya talaga, nakakaupo na talaga siya. Ibig sabihin na talaga ang Diyos na naging sumasagot sa panalangin. At narinig ko nga po yung testimony ni Mami Linda na yung anak niya nasa Hong Kong. Yung anak po na nasa Hong Kong at meron pong waiter. Sabi mo, sige ako dito. Sige, dyan po kung sige. Masok kayo. Tama kayo, Lina. O kayo rito. Sige. Nakaupo kayo. Nakaupo kayo. Magkakasingitan naman tayo eh. Ito kasi tabi ko. Oh. Ay, katabi ka ni Pastora. Tabi ko. Yan. So, narinig ko yung patotoo ni Mami Linda na yung anak niya nasa Hong Kong. Tapos may boyter.
Tapos pinapag-pray niya na yung anak niya ay pagalingin ng Panginoon. At naalala po ba ninyo nung anniversary, di ba, nag-uho ako? Sabi ko, eh, ang kinilin nyo, alam mo yung mga prayer request ninyo. Hindi kayo si Tato doon. Ayan, dito oh, sa tabi ni Mami dito. Ayan. Yun. Tapos yun nga, nag-pray siya. So, ang kinilin nyo ang kagalingan. So, pinagkin niya yung kagalingan. Binigay naman ng Panginoon, magamat ang layo-layo. Pinagaling ng Diyos yung anak niya na nasa Hongo. So, ibig sabihin, kahit na malayo pa yung ating mga mahal sa buhay, at pinag-pray natin, nasasagot ang Panginoon. Tutugunan sila ng Diyos, diringin sila ng Panginoon. Nakuha po ba natin? Yan. Sabi nga po ng Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. So dahil ang Diyos ay Espiritu, kahit nandito tayo sa Pilipinas, no? Ang nag-pray natin, nasa Hong Kong, or nasa Japan, or somewhere in New Zealand, something like that, no? Pero kapag taos sa ating puso, at naroon yung ating pananampalataya, diringin sila ng ating Panginoon. Hapon natin. Yun. So, ibig sabihin, number one, ang kinakailangan natin ay pananampalataya sa ating mga panalangin. Yan. Pananampalataya sa ating mga panalangin. Ano man yung ating hinihiling sa Panginoon, gaano man kahirap ito, gaano man kaimposible, maniwala tayo. At ang sabi nga ng Panginoon sa Mateo 19:26, no? Walang imposible sa Diyos. Jeremiah 32:27, sabi ng ganoon, walang mahirap sa Diyos. Kaya kung maalala ninyo si Birhing Maria, si Birhing Maria ay engaged na kay Jose. At nung oras na iyon, wala naman silang physical contact, wala naman silang pagsisipi. Pero nung oras na iyon ay sinabi ng Panginoon kay Birhing Maria, magbubuntis ka. Sabi ng ganoon. At ang sabi ni Birhing Maria, paano mangyayari yon? Hindi pa naman ako nakakapagsiping kanino mang lalaki. At ang sabi ng Panginoon, dinidimat ka ng banal na espiritu at magkakaroon ka ng isisilang na sanggol at tatawagin itong anak ng kataas-taasan, ito ang tagapagligtas, tatawagin mo siyang Emmanuel or Jesucristo. Kaya ang pangalan ni Jesus nung bata pa siya, anong pangalan ni Jesus nung bata pa siya? Emmanuel. Yun ang pangalan ni Jesus nung bata pa siya. So anong nangyari kay Birhing Maria? Miracle po yun. Miracle na nagkaroon siya ng baby in her womb. Na miracle kagagawa ng ating Panginoon. Isa pa hong ginawa ng himalaan ng Diyos, yung pinsan niya si Elizabeth. Yung pinsan niya si Elizabeth na ang asawa ay si Zacarias. Hindi rin magkakaanak yun. Kasi mga matatanda at mga baog. Yan. Pero habang si Zacarias bilang punong sasordote ay naglilingkod noon sa Panginoon sa templo, no? Kinausap siya ng Panginoon at ang sabi sa kanya, ang asawa mo ay maglilihi at magkakaanak. Yan. Ang problema po ni Zacarias ay kakaiba kay Maria. Si Maria ay naniwala, si Zacarias hindi. Hindi siya naniwala. Paano mangyayari yun? Matatanda na at maog pa. Ngayon, dahil totoo yung gagawin ng Diyos, hindi nagsisinungaling ang Diyos, hindi nagdadaya ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako, tapat siya sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Panginoon, pansamantala kang mapipipi. Hindi ka makakapagsalita kasi hindi ka naniwala, hindi ka nananampalataya. Kaya paglabas niya ng templo, pipi na siya. Hindi na siya makapagsalita kasi nga, hindi siya naniwala. Yan, hanggang yung anak niya, hanggang ang asawa niya, ay nabuntis na. Hanggang nang ito ay isinilang na, ngayon, nagtatanong ngayon yung mga tao, anong ipapangalan sa kanya? Siguro isunod natin sa pangalan ng ama. Kasi minsan ganyan tayo, di ba? Yung mga pangalan ng mga anak natin, gusto natin isunod sa pangalan natin eh. O kaya naman sa pangalan ng mga artista. Coco Martin, mga ganyan. Marian Rivera. O Yaya Dab. Calden Richards, mga ganyan.
So parang ako, yung anak ko, gusto ko sana isunod sa pangalan ko. Eh kaya lang, nung nabasa ko sa Biblia, ito yung mga pangalan ng lingkod ng Diyos sa Biblia at mga pangalan ng Diyos. Kaya yung mga anak ko, binigay ko na yung mga pangalan ng Diyos sa Biblia sa kanila. Kaya yung pangalan ng anak ko, yung panganay, Jan Emmanuel. Pangalawa, Jan Joshua. Pangatlo, Jan Joseph. Puro pangalan ng nasa Bible. Yan. Tapos yung isa, Emmanuel, pangalan ng Diyos. So nawala na yung pangalan kong letter A, hindi ko na sinunod. Ang mahalaga, nakasunod sa pangalan ng Diyos, ang mahalaga, nakasunod sa pangalan ng mga tao sa Biblia. Mas maganda na yun. Pero kung sakaling mga hindi naman pangalan ng Diyos o hindi naman pangalan ng Biblia, nakasunod sa pangalan natin, okay lang. Hindi po ba? Kaya lang, alam mo ba ninyo, mga pangalan ko, may meaning. Kaya kailangan alamin natin yung meaning. Halimbawa, yung pangalan Dolores. Yung Dolores, ang ibig sabihin niya, kalungkutan. Nagmula sa salitang Spanish na dolorosa. Ganoon. Kalungkutan. Meron akong pinsan. Patay na po siya ngayon. Pinangalanan ba naman ang dading? Alam niyo kung bakit? Kasi nung pinanganak daw yun, bagyong dading. Kaya ang nangyari, binabagyo palagi yung batang yun. Hinika. Kaya sa murang gulang namatay. Sabi ng mga kamag-anakan, bakit ba naman pangalanan mo kasi ng bagyo? Napakarami naman mo namang dapat ipangalan, pangalan pa ng bagyo. Eh mahirap na may pangalan mo, Lando, Yolanda, mga bagyo yun. Ang hirap naman, pangalan ng tao. Pero sa bagay, pangalan naman ng Yolanda, tama naman yun. Kaya nang ginawang pangalan ng bagyo. Pero kung bagyo na, ilalagay sa pangalan ng tao, siguro hindi naman maganda. Kaya yung pinsan ko talaga, nasa murang gulang niya, paano siyang namatay. Naging hikain siya, naging very fragile yung kanyang katawan. Masyadong marupok ba? Ganoon. Yung kanyang katawan na kinamatay nun, hika. Binagyo siya ng hika. Kaya ganoon po yun. Kaya sa madalit salita po, itong si Zacarias. Hindi po siya naniwala. Kaya pansamantala, napipi siya. So napipi pansamantala si Zacarias. At nung papangalanan na yung baby niya, biglang bumukas yung bilig niya. Nakapagsalita na siya. At ang sabi niya, ang ipapangalan diyan, Juan or Jan. Eh bakit ipapangalan diyan or Juan? Eh ang layo niyan sa pangalan mo, Zacarias. So kasi yan ang ibinibigay ng Panginoon. So ang ibig sabihin ng Juan, a gift from God or bigay ng Panginoon. The hand of the Lord is upon him. Ang Diyos ay sumasa kanya. So, yun yun. So, anong pong nakita natin? Sa bawat pag-pray natin, sa bawat kahilingan natin, dapat merong kaakibat na pananampalataya. Merong pananampalataya na kapag sinabi ng Diyos, maniwala tayo na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan, ang Diyos ay nagbabago ng buhay, ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nagpapagaling, nagpapasagana, ang Diyos ay tumutulong sa akin. In fact, ang sabi sa akin ng Panginoon, matagal ng panahon, ang sabi sa akin ng Panginoon, saan ka man pumunta, sabihin mo sa lahat, mabuti ako. Ang ibig sabihin ng mabuti ang Panginoon, nais niya sa ating lahat ay kabutihan. At ang nais ng Panginoon na tugunan lahat ng ating mga pangangailangan, nais ng Panginoon na bigyan tayo ng tunay na kasayahan at tunay na kaligayahan, tunay na nakagalakan. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, saan ka man pupunta, sabihin mo sa lahat ng mga kasalamuha mo na ako na Diyos mo ay mabuti. Nakuha po natin. Amen. May mabuti po ba ang Diyos? Amen. So palakpakan nga natin sa Lord at isa ka ng kabutihan. Yan. So dahil mabuti po ang Panginoon, sa bawat hinihiling po natin, ay maganda po ang kanyang ibinibigay sa atin, ginagawa sa atin. Sabi nga na isang nanay na nakausap ko, sabi niya, bata-bata ko pa, naghihirap na ako, nag-aararo na ako, nagtatanim na ako, sabi niya. Eh, babae pa naman siya. Kaya ngayon, yung tinatamasa ko pag hinawaan sa buhay, biyaya ito ng Panginoon. Nang ibig niyang tukuyin, hindi habang panahon, nasa kahirapan siya. Hindi habang panahon nandun siya sa pagdurusa. Hindi habang panahon nasa mababa siyang kalagayan. Tinaas din siya ng Panginoon. Kaya yun ang ilagay natin sa ating puso at isipan. Itataas tayo ng Diyos at patuloy tayong itataas ng Panginoon.
Patuloy tayong pagpapalain, patuloy tayong pagiging hawain ng Diyos, patuloy tayong palalakasin, palulusugin ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kagalingan. At isa pang nais ng Panginoon, makapaglingkod tayo sa Kanya. Alam ninyo sa aklat ng Lucas 8, simula 1 hanggang 4, alam ninyo yung mga alagad ni Jesucristo, mga lalaki. Pero kasabay po nun, meron siyang mga babae kasama ng naglilingkod kay Kristo. Bagamat mga babae po sila, kasama sila ni Kristo naglilingkod. At para sa inyong kaalaman, si Apostol Pedro may pinan. Kasi maraming naniniwala na si Apostol Pedro ay walang asawa o walang biyanan. Pero may biyanan po si Apostol Pedro. At si Apostol Pedro, yung kanyang biyanan, inaapoy ng laglag. Ang ginawa ni Jesucristo, ito ay kanyang pinagaling. At alam niyo ba, matapos na gumaling, ito po magbiyanan ni Apostol Pedro, naglingkod po siya kay Kristo. Pinaglingkuran niya si Kristo. Nakuha po natin. So, ibig sabihin po, kahit na anong edad natin, pwede natin paglingkuran si Kristo. Yun lang magandang ginawa ng Diyos sa atin, pwede natin ipagsabi kahit kanino. Actually, sermon na yun eh. No? Para sa mga nag-aaral ng Bible School, kung tawagin yun, is personal testimony sermon. Ano po, na yung ipinapahayag mo kung anong magandang ginawa sa iyo ng Lord, and that is already a sermon. Isang mensahe na siya. Na sinasabi natin kung ano yung magandang ginawa sa atin ng Panginoon. At sa totoo lang, very effective talaga ng sermon. Alam niyo kung ano? Very effective na pangangaral at pagpapalagi ng salita ng Diyos yung naranasan mo. Yun ang very effective sa lahat. Kasi buhay na karanasan mo yun eh. No? Hindi karanasan ng iba, karanasan mo talaga. A personal experience. Kaya si Apostol Pablo, sa bawat pangangaral niya, pagpapahayag niya, marami rin is personal experience eh. Personal encounter niya with the Lord Jesus Christ. Ganoon yun. Yung pagbabagong ginawa sa kanya ng Diyos. Alam niyo, pagbabagong ginawa sa kanya ng Diyos, ano yun eh? Mabigat yun. Kasi nasa punto siya na ang mga Kristiyano ipapakulong niya hanggang mamatay sa loob ng bilangguan. At doon na-encounter niya si Lord Jesus Christ. At nung na-encounter niya sa Lord Jesus Christ, no, yun. Doon niya tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanyang buhay. At doon siya nag-start ng paglilingkod sa Panginoon. At doon siya nag-start ng paglilingkod sa Diyos. At meron po isang kwento. Siya po ay isang naging sundalo sa kanyang murang kulang. Bunga ng, ito po yung true story, bunga ng kinakailangan silang makipaglaban. Kasi sa kanya pong makikipaglaban, tinamaan po siya. At nung oras po iyon, meron pong Hudyo na doktor. Alam na alam po natin na ang mga Hudyo, sa panahon ngayon ha, hindi sa panahon ni Kristo noon na maraming Hudyong nakakilala sa kanya. Pero ngayon, marami pa rin Hudyong hindi nakakilala sa kanya. At lalo na ngayon, noon maraming Hudyong na hindi nakakilala sa kanya. Lalo na ngayon, maraming Hudyong hindi nakakilala sa kanya. Kaya nga po, nung time na yon, ang doktor niya ay isang Hudyo. At ang sabi ng doktor niyang Hudyo sa kanya, puputulan na kita ng paa. Kasi pag hindi kita pinutulan ng paa, aakyat yan eh. Malalaso niya, tuloy-tuloy na yan. At ang sabi niya, sige po, wala namang magagawa eh kung hindi ipaputol yung paa. Alam mo, habang binabasa ko po itong true story nito, you know, I was crying. Umiiyak po ako. Kasi isipin nyo, Kristiyano siya, na hindi siya dapat maging sundalo sa murang gulang na kaya lang yung bansa niya ay napapalaban. So no choice siya. At hindi inaasahan pangyayari, tinamaan siya. Pwede na niyang questionin ng Diyos. Bakit siya tinamaan? Pwede niyang sabihin, Lord, bakit hindi mo yung bala sinangga? Di ba, minsan pag may mga problema, pagsubok, laban ng buhay tayong dinadaanan, minsan pwede tayong magtampo sa Diyos. Tama po ba? Pwede tayong magtampo sa Diyos. Pero siya hindi po nagtampo sa Diyos. Hindi po siya nagtampo. At anong po ba ninyo, hindi siya nagtampo sa Diyos. Nung oras sa puputuli na siya, at ang sabi sa kanya, ng doktor, nalagyan kita ng amnesia. Anesthesia. Amnesia, ano pala yun? Malilimot na pala yun, no? Anesthesia. Bibigyan kita ng anesthesia para hindi mo maramdaman ang sakit. Ito ang sabi niya.
Dok, wag na. Tutulungan ako ni Jesus. Alam niyo yung doktor na Hudyo, takang-taka siya. Galit siya kay Jesus eh. Galit siya kay Jesus, hindi siya naniniwala kay Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Ngayon, ang sabi ng doktor sa kanya, ayaw mo ng anesthesia. Mahirap ang kanyang masakit yan. Ganito na lang, para hindi mo maramdaman yung sakit, paiinumin kita ng brandy, ala. Para hindi mo maramdaman ang sakit. At ang sabi niya, Dok, hindi po ako iinom ng brandy. Bakit? Kasi po, ang nanay ko ay Kristiyana. Christian po ang nanay ko at Christian po kami. At ang bilin po ng nanay ko mula bata ako, anak, huwag kang iinom ng alak. Kaya simula po nung bata siya, hindi siya umiinom ng alak. Kaya sabi niya, hindi po ako pwede uminom ng alak. Mas maganda na pong mamatay ako na hindi lasing. At bumasok ng langit ng hindi lasing. Kesa naman lasing ako mamatay, mapunta ng impyerno. Sabi niya. Ito po'y true story, ha? Tanda kayong doktor sa kanya. So walang magawa yung doktor, hindi nilagyan ng anesthesia, at hindi siya pinainom ng brandy. At habang siya pinuputulan ng paabunga nga ng tama, ng baril, yung batang ito, kabataang ito na Kristiyano, umaawit pa ng awit ng Panginoon. Umaawit pa ng awit ng Panginoon. At yung doktor na ito, sabi niya, marami ng Kristiyano ang nagbahagi sa akin ng Word of God. Hindi ako tinablan. Hindi ko tinanggap si Kristo nila. Pero mukhang itong kabataang ito, tatablan ako. Sabi niya. Kasi ibang klase ito. Sa gitna ng tama ng baril, Kristo ang sinasabi. Ayaw ng anesthesia, ayaw ng brandy. At pagkatapos ng amputation sa kanya, at okay siya, tuloy-tuloy yung kabataang ito. At pagkatapos yung kabataang ito, dumating ang time, talagang hindi niya na kinaya, mamamatay na siya. At sumulat siya. Sabi niya, Dok, mukhang hindi ko na kaya, hindi ko na matatagalan. Pakibigay na lang ito sa mami ko. At pakisabi sa mami ko, hanggang sa huling hininga ng buhay ko, hindi ko dininay si Kristo. Sige po, patpakan natin si Lord. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, hindi ko pinagkait si Kristo, hindi ko dininay si Kristo. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, inawit ko ang awit ng Panginoon. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, ipinahayag ko si Kristo sa mga tao, lalo na sa iyo, Dok. Sabi sa kanya. Kaya, Dok, sabi sa kanya, ako po'y magre-retire na, papasok na po ako ng langit. Pero, Dok, meron akong hiling sa iyo. Tanggapin mo na si Kristo bilang Lord God Savior ng buhay mo. Alam niyo yung hudyo po ito, na ayaw na maniwala na si Kristo ay Diyos. Kasi para sa kanila, si Kristo ay rabay lang eh, guru lang eh. Rabay, kung tawagin lang siya, guru. Ano po, sa mga Hudyo. Alam niyo, nung time na iyon, wala pong magawa ang doktor na ito kundi sumunod siya sa prayer na ginawa ng kabataan ito. At tinanggap niya si Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Sige po, panapakan natin mo niya. At alam po ninyo, one time, meron isang okasyon, naka-attend yung doktor. At meron isang matandang babae roon na nagtitestify. Sabi niya, alam niyo, ang anak ko ay naging sundalo sa kanyang urang gulang, napatay siya. At ang sabi niya, bagamat malungkot, maitilang yung buhay ng anak ko, pero kagandahan naman, nakapaglipot sa Diyos, nakapaglipot sa bayan. Pero higit sa lahat, hanggang sa huling kamatayan ng anak ko, hindi niya ako sinuway. Hindi siya nagkaasala, hindi niya dininay si Kristo, pinahayag pa niya ito sa maraming tao na si Kristo ang Diyos, Panginoon at Kapagligtas. At alam niyo, patapos mag-testify ng matandang iyon, lumapit ang doktor. Sabi niya, alam po ninyo, sa totoo lang, merong iniwan sa akin sulat ang anak ninyo at hindi ko pa naibigay sa inyo. So eto, binibigay ko sa inyo yung sulat ng inyong anak. Kasi hindi naman sila makakilala eh. Hindi naman nakilala yung nanay na yun eh. At ang sabi niya,
Tama po kayo. Ang inyong anak, simula, sabi ng Panginoon, ay talagang hindi dininay si Kristo Jesus. At gusto kong sabihin sa inyo na ako isang Budyo. Hindi ako naniniwala si Kristo ay Diyos at Panginoon. Galit ako kay Kristo. Pero napaniwala ako ng anak ninyo kasi nakita ko yung kanyang pananampalataya. At ako po ay bunga niya. Naunawaan po natin. So ang ibig pong sabihin dito, number one, ito pong nanay ng lalaking iyon, yung kanyang prayer, hindi po nawala ng kabuluhan. Sinagot po ng Panginoon. Pangalawa, yung kanyang binabahagi, hindi po nawala ng kabuluhan. Ano po, at yung kanyang anak hanggang sa huling hilingan ng buhay niya, ay naroon talaga ang pag-ibig kay Kristo at magpapahayag na si Kristo ang Lord God Savior ng buhay. Nakuha po natin. Ano po, at isang nakita ko rito kay isa sa kabataan ito, bibihira ang mga magaya niya na sa kabila ng problema, pagsubok, laban ng buhay o sa gitna ng kamatayan, hindi niya po ininay si Kristo Jesus. Talagang ipinaglaban niya ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, para sa ating lahat, kayo na nandito, no, huwag natin, dapat natin maunawaan at maintindihan na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay at ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon, ang kinakailangan lang natin ay pananampalataya. Pakisabi, pananampalataya. Once na meron tayong hiningi sa Diyos, ibibigay ng Panginoon. Tumulad tayo kay Birhen Maria, naniwala siya. Tumulad kay Zacarias, na hindi naniwala nung una, but later on naniwala siya. At pinakamaganda, tumulad tayo kay Abraham, na pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaanak sa magiging ama siya ng maraming bansa. Iyon naman ay kanyang pinanampalatayan. Kaya ang ibig sabihin, pag meron tayong hinihingi sa Panginoon, nakuha po natin, ay maniwala tayo na ibibigay ng Diyos. At sa huling pagkakataon, meron lamang pong sagapan sa bawat prayer natin. Alam niyo kung anong Marcos 11:25 ang hindi daw pagpapatawad. Kapag tayo raw ay nananalangin, meron tayong sama ng loob, ganino ang tao, meron tayong galit, hinanakit, no? Buot o inggit, anything, hindi na tayo nagtilingin ng ating ayaw ng Diyos na tayo ay may sama ng loob, ganino ang tao. Ayaw ng Panginoon na tayo ay may galit, may hinampok, ganino ang tao. Ang nais ng Panginoon, marunong tayong humingi ng tawad at marunong din tayo mag-anapa. Eh, paano kung patuloy tayong ginagawa ng masama? Siguro meron namang batas eh. Ilagay natin yung batas sa batas. Huwag natin ilalagay yung batas sa ating mga kamay. And secondly, may sinabi ang Lord, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Talunin mo ng mabuti ang masama. At ang sabi ng Panginoon, sino mang nagkasala sa iyo, huwag mong sumpain. Sino mang nagkasala sa iyo, pagpalain mo. Sabagat ang sabi ng Biblia, nakikita niya ang lahat ng bagay. Sa likuran po ng ganitong gawain, ano po, meron pong mga lalaki roon na nandun sa likuran. At hindi ko alam ang masamang pakay nila sa akin. Pero natunugan na pala ng mga ilang kapatid, may masamang pakay sa akin yung dalawang lalaki sa likuran. At nung oras na iyon, kumuha na mo pala ng baro. At ako'y babatuhin. Ito po'y true story. At ako'y babatuhin. Pero alam mo ba ninyo na ako'y babatuhin na niya, hindi po siya makabato. Nakahapon ninyo, hindi siya makabato. Kasi wala naman akong masamang ginagawa sa kanya. Wala naman akong layunin na anything eh. Ang layunin ko lang naman sa pagdako ko sa lugar na iyon na ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Kung meron man silang anything against me, eh, hindi ako ganun. Basta ang pakay ko lang ay ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Pero meron pa ng dalawang lalaki roon na babatuhin pala ako. True story po ito ha. Kumuha talaga ng bato, babatuhin ako. Pero hindi ako mabato.
At pagkatapos po ng pastoral prayer, sumabay sa prayer. And this is a Christian. At nakaalis na po yung mga lalaking iyon, nagkwento sa akin yung mga kapatid sa lugar na iyon. At ang sabi sa akin, Pastor, alam mo ba, masasamang tao yung mga iyon. At talagang babatuhin ka. Pero nung pastoral prayer na, wala daw silang magawa kundi sumunod sa panalangin. Tapos hindi ka na binato, umalis na. Nakuha po natin. Amen. Panakaan natin. So ano ang isip nito po yun? Kasi naman ang makagawa sa atin ng kasalanan, patawarin natin siya. Huwag natin hayaan na ang paghihigante ay nasa puso natin. I-bless natin. At kung sakasakali mang patuloy nila tayong gagawa ng hindi maganda, pahala na po ang Panginoon. Ang siyang lumaban para sa atin. Nakuha po natin. Sabi nga ng Biblia, vengeance is mine, said the Lord. Alam niyo po yung salitang vengeance is mine, akin ang paghihigante. Naalala ko po yung pangalawa kong anak. Lumaban po siya ng declaration. Sa kanyang pakikipaglaban ng declaration, panalo siya. Tapos lang yung kanyang pag-declaim. Lahat ng mga students, teachers, kinocongratulate siya. Diyos, you're the champion. Diyos, you're the champion. Sabi ka noon. Tapos katapos-tapusan, nung in-announce na, yung anak ko layo. Ni nag-runner, ni nag-second placer, hindi, ang layo niya. And we were shocked. At naglapitan sa kanya yung marami, teachers, students. Diyos, you're the champion. You're the winner. We know it. Nakita namin, nakapanood kami, nandito kami. Pero wala kami magawa. Nakuha po natin. Sapagat na pag-alaman namin yung mga judges doon, eh, mayroong kinilingan. Nakuha po natin, may kinilingan. Pero alam niyo, nakita ko sa anak, sa pangalawa kong anak na ito, hindi siya sumuko, hindi siya umatras. Hindi siya sumama ang loob. Bagus ang ginawa niya, muli siyang lumaban. At ang title na nga ng next declamation niya, ang pamagat na nga is, vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Sabi niya. So muli, no? Ang ginawa na nga, alam niyo, ang ginawa niya, nag-fasting. Hindi kumain. Pinipilit namin siyang mamain, kumain ka anak. Ayaw niya, fasting siya. Nananangalian kami, ayaw niya, fasting siya. Tapos pagkatapos po noon, lumaban na siya. Alam niyo, yung champion na nakalaban niya, ha? The same person na nakalaban niya before. Eh ngayon, iba na yung judge. Magkakaiba na yung mga judges. Alam niyo kung sinong nanalo siya. Siya po ang champion. Nakuha po natin, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya kung sakasakaling meron sa ating umapi na inaakala natin inapi tayo, eh pagpasadyos na lang natin. Lilitaw naman at lilitaw ang katotohanan sa bandang huli. Ipapahayag naman ng Diyos ang katotohanan sa bandang huli. Nakuha po natin. Ipapakita naman talaga ng Diyos kung ano naman talaga ang maputi at mainam at ang tama. At yun ang nakita ko sa anak ko na iyon. Alam niya sa kanyang puso na naalo siya. Alam din namin na naalo siya. Alam din ang maraming teachers and students, no? Na naalo talaga siya. Pero that time, kaalam ng mga judges, hindi fair. Pero sa muling pag-harap niya, talagang champion talaga siya.